Hello, hello po. Ito po yung part 3 natin. Ano po? Nandito na tayo sa part 3. Kinatkulong yung ano yung part 2 natin kasi masyadong mahaba. Ginawa ko na lang na pero hindi pa ako tapos, nandito pa rin ako sa aking ginagawa. Ito pa rin ang ginagawa ko sa part 2 natin. Yung gagawin ko ngayon dito sa part 3 na natin para hindi lang masayang ang oras ko. Hindi ko naman maisasabay-sabay na sabihin ang mga na, sa isang videohan lang kasi abutin ng may yung lahat ng mga pangyayari sa buhay ko ibibideo ko sa isang pagvideohan lang, kulang po ang isang araw. Kaya hati-hatiin ko na lang po ano, pero hindi ko naman isasabay-sabay upload para maabangan niyo ang kasunod kong ano, ang kasunod kong ugali, no, yung buhay ko kung paano ako dumating sa sitwasyon ngayon, kung paano ako naging ito parang life testimony ko na talaga to kasi isa na ako ngayong paglingkod ng ating Yahweh El Shaddai. Bilang respeto na rin po sa mga ibang fellowships, no? O kaya sa ibang mga religion, no? Bilang respeto na rin sa kanila, ako po talaga ay El Shaddai, pero ano kami, kumbaga extension lang kami ng pananampalataya ng mga Romano Katoliko. Yun po, hindi ho masabi na ay El Shaddai siya, ano yan, hindi yan Romano Katoliko. No, hindi po. Ang El Shaddai po ay isang Romano Katoliko. Isa lang po siya na, isang, kumbaga sa puno, isang sanga lang po siya na nagpapalago sa isang puno. And yun po, yun, parang, ano rin, Romano Katoliko din po kami, pero mayroon doon kami, parang nagpa-Bible study lang po, yung isa po kami sa magpapalaganap sa mabuting balita, pero hindi ako preacher, ano po, isa lang ako sa, parang, ano, katulong ng mga preachers, ganun, parang nalang ganyan mangyari, na isa rin naman kaming prayer warriors, no, sa mga nag-outreach kami, no, isa kami sa mga prayer warriors na tinatawag. Pero yung ano po, to make it clear, hindi ho kami hindi ho kami kaaway o kalaban ng ibang mga fellowships, no. No need to mention kung ano-ano pa po yung mga fellowships mayroon, ano po. Kasi sa totoo lang po naman, lahat naman ho ay ginagalang namin. Kahit ano pong reliyon yan, kahit ano pong mga ano dyan, doon ho kami. At hindi ho namin ugali ang makipagdebate. Kahit ho yung pinaka-council namin, hindi ho nakikipagdebate yun. Hindi ho kami katulad ng ibang fellowships na talagang makipagbanggaan. Ano po, sabi no, hindi ho kami. Yun ang paniniwala niya, okay, go on. Ganun din po, kasi isa lang naman ang layunin natin, yung makilala ang Panginoon Jesus. Magmakilala ang Panginoon po. Diba? Yung ating pinaka-ama sa lahat. Yun lang din ang mga layunin natin. Magkakaiba-iba lang tayo ng mga sanga, pero sa iisang puno lang din tayo. Kaya, bilang respeto po sa kanila, kung ano po pinaroroonan nyo ngayon, go ahead. Dun, okay lang po. Nandun po. Nandun po. Okay po? Sige. Ito, pagpapatuloy ko. Ito pong nagpapabago sa aking, ano eh, nagpapabago sa ugali ko yung huling pag-ano yung nangyari sa buhay ko. Pero ang gagawin po natin, ang sasabihin ko po sa inyo, yung mga pangyayari noong grade 4 hanggang grade 6 po ako. Ano po ha? Noong grade 4 ako, paborito po ako ng, kasi nung mag-stay ako sa bahay ng nanay ko, ng mga magulang ko, mayroon na po akong time para sa eskwelahan. Hindi katulad noon na hindi pa man din tapos ang klase, gusto nang lumabas kasi uuwi pa. Dati nung araw kasi alas 4, alas 5, ano na yon yung uwian na. Kaya, ang haba pa ng lalakarin mo, kaya yung mga pangyayari nung araw, maaga pang uwian. Kaya pagdating sa bahay, magbabayo ka pa. O, mag-iigib ka pa. Kaya, wala nang oras para mag-review, mag-aral, no? Gagawa ka lang ng homework mo. Pagdating ng alas 7, hindi ka na rin pwedeng mag-sagot ng mga homeworks mo kasi gabi na yon, walang kuryente, ang ilaw ano lang, lampara. No, pagdating ng alas 7, madilim na. No, sasabihin pa nila, kano po ng gas, tulog na, yung pang ganun, yung pang, sayang daw yung gas sa lampara, kailangan matulog, patayin ka agad. At
para kakain lang, kaya may lampara dyan, kakain, patapos kain, tumulog na. Ganun. Kaya hindi ano, hindi uso nung araw yung mga ganyan eh. Wala kang araw. Kaya nung nandun na ako sa bahay ng mga nanay ko, nung magulang ko, mayroon na akong oras para mag-aral, tapos yung mga project ko, natututukan ko, o hindi lang yun. Project ng mga kaklase ko, ginagawa ko, nabigyan nila ako. Pag gumawa ako ng mga kasin, medyo magaling-galing din naman mag-drawing ng kahit konti. Ayun, tapos mahilig talaga ako mga mag-borda na bayan. Mag-project kami sa home economics na yun. Yung mga kind of stitches, mga ganyan, yung mga border na borda, yung gano'n. Diyan ako mahilig. Kaya yung ibang mga anak ng mga medyo may kaya, tinatamad na magtrabaho, tinatamad na gumawa, o natamad na magbunta, magsulsi, yung ginagawa nila, pinapagawa nila sa akin. Ang kapalit mo niyan, ay kung halimbawa sa isang project namin may 5 band paper na magagamit, ang ibibigay nila sa akin, kabayaran mo, 5 band paper. Ganun. Ngayon, gagawin ko rin yun sa project ko. Ngayon, kung ba 3 magpapagawa sa akin, tinatabi ko na yung iba kung ano band paper or binibinta yung araw ko. Ganun. Pero hindi ho talaga ako mano sa pera naman. Hindi ako mahilig. Hindi ako yung tipo na mahilig mag-ipon. Hanggang ngayon ho, hindi ako mahilig na ganun yan. Nag-iipon-ipon ako. Ay, ang dami naman sila. Ako, mag-ipon ka para sa ang, no, sa kinabukasan mo. Ano ba gawin ko sa kinabukasan mo? Ano ba gawin ko sa pera? Eh, baka magkasakit ka. Kailangan may panggastos ka. Magkasakit, edi. Magkasakit. Doon na lang man natin hanapan ang paraan. Eh, bay, mamamatay ka, paano na? Eh, kaya nga yung dun sa parte sa pagkamatay ko na yun, eh, pinagandaan mo na yun. Yun ang pinagandaan. Yun. Na gusto ko, pag namatay ako, walang magiging problema ang pamilya ko. Pinipripahan. Pero pagdating sa pera, hindi ko gali. Ewan mo ba't ganyan ang ubali ko? Eh, siguro, kanya-kanya din naman tayo ng ubali. Dala-dala ko yan kahit nung elementary pa. At madalas akong inuutusan ng teacher. Ang kalupuhan na ginawa ko naman noong araw, nung gano'n ng grade 5 ako, ayaw ko nang pinapagalitan na yun ang style ko. Pag pinapagalitan ako lalo, sisigawan ako. Tatakas ako. Tinatakasan ko yung bawa, tatay ko, pinagalitan ako. Tatukasan ko siya. Lalayasan ko sa madaling salita. Eh, siyempre, pag nilayasan mo ang isang tao, magagalit, kahit ikaw din naman siguro, pag sinaway mo ang isang tao at lalayasan ka, hindi nakikinig sa mga seremonyas mo, lalo ka may inis. Diba? Ano na ko ngayon? Lalo may higap sa laro. Naglaro po ako ng yung sunog bala by ng sunog balabay na sino magbantay ang mataya paya ang tumatay ang kaya paya ang kaya taya edi ang ginawa namin naman nung araw pagka ganyan di mandaraya ba kahit tatay ko hindi nadaya nabot ako ng alas 6 sa labas sa taya sa laro. Sa isa, take note, alas 6 nung araw na yun, hindi dapat ang mga ganyan. Hindi dapat na nandun ka sa ano na yan. Pero ako, sa salbahe talagang ugali ko. Nag-stay ako. Tinawag ako ng kapatid ko. Ilay, uli ka ko noon. Ang balita tayo, uli na daw. Hindi naman ako uuwi. Hanggang sa napansin ko, patakbo si tatay ko balik. Siya, yung may dalang patpat. Yung patpat na yun, yung dapat ipapalo sa akin yun eh. Makita ako, takbo ako, hala!
takbo ako, basta ini, ang ugali ko yung tago-tago na yan, yun ang talagang hindi pa naalis sa akin. Kung ako noon nagtago ako sa sarali, sa puno ng sarali, si Bob, noon sa taas ng puno ng sarali, eto naman, sa bubong naman ako nagtago nito. Makita kong papunta si tatay, may dalang patpat pamalo sa akin, takbo ako. Tinaguan ko siya. Pumunta ako, nagsutsot ako dun sa ilalim ng bahay ni ng teacher kong si Ma'am Alice Espartero, no? Dun sa ang bahay nila, malaki, si teacher din naman siya, malaki, pero yung may sahig ang kusina, ang simentado lang at medyo maganda lang sa labas. Pagdating sa likod, may puno doon ng balimbing eh. Ang puno ng balimbing, kahit madahon, makikita ka. Ngayon, ang ginawa ko, kasi yung sa kanila, yung bangirahan nila, yung tinutungtungan ng banga, parang may ano yan eh, may sahig. Tapos lababo yan. Bukod, hindi lababo, sahig yan, literal na sahig na kawayan, na pag nagbuhos ka ng tubig, diretso lang sa ngayon, eto yung ilalim, yung pinakakusina niya, sahig din, pero mababa. Yung lababo is mataas, ang sahig niya dito, diba lababo yan, yung lababungan niya, nanilutong po yung banga, nakatabi nun, dapog, no? Natapos dito, yung dito, yung sahig ng ano yan, ng kusina. So may space pa siya between sa pagitan ng lupa at ng sahig, may space pa siya. Para hindi ako makita, doon ako sumutsot sa ilalim na yon ng sahig ng kusina ni Ma'am Alice. Ang distansya ng bahay namin doon sa bahay ni Ma'am Alice, malapit lang. Pumunta ko sa bahay ni nung api nung araw ni Tay Gudoy, ay Tay Gudoy po, ni Tay Moroy, may aso. Eh, hindi ako makapunta doon, mairo ba? Hindi ako makapunta doon kasi baka ako masakmal. Kaya dumiretso ako doon ako sa bahay ni Ma'am Alice pumunta. Doon ako dumapa. Ay, narinig ko lahat ng mga ginagawa nila, pati pagkain nila, kasi hapon yun eh, diba? Oras ng kainan talaga. Kumakain sila, naririnig ko. Parang nandun ako sa baba, nakadapa ako. Eto naman palang ano, itong tatay ni, yung asawa ni Ma'am Alice, sino ang ugali kasi namin, kahit kami naman nung araw, yung itak, pag tinabi mo, ihuhulog mo ganun sa sahig. So yung dulo ng ano ng itak doon sa baba, yon yung puluhan, yung hawakan nandun sa nakalibel sa sahig. Ganun yung araw. Ibalwa, sahig yan. Ito yung itak, ihuhulog niyang ganyan. Ito yung puluhan, yung talim niya dito sa baba. Paghulog niya ng itak na ganun, malapit sa akin, as in nandito ako, yung itak dito, yung ganun. Hindi ako makasigaw. Basta paghulog niya ng itak na ganyan, sa katabi ko na kung dito sa tapat ko, natamaan ako. Pero hindi eh, parang lumihis lang. Paghulog niya ng yung itak na ganun, hindi ko naman makikita kasi nakadapa nga ako. Kaya paghulog niya ng itak na ganun, sa tabi ko, doon ko palang napansin na may sinutsot na ano na itak. Hala, dahan-dahan ako, lumabas ako dun sa ilalim ng ano na yun, sa ilalim na yun, na nakadapa ako, dahan-dahan ako lumabas. Tapos nakita ko, sila tatay, sila nanay, pati sila mga kapatid ko, hinahanap ako. Kasi dati nung araw, yung tabing dagat sa amin, ano yun, yung may puno ng pandan, kung tawagin, puno ng pandan. Umakit ako doon, pero kung naano na ako magstay, maano ka rin, hindi ka rin makikita kasi madabong yun eh, napakadabong ang pandan. Ngayon, hindi ako nag-stay doon. Nung banda na marami na, pati yung mga kapitbahay, naghahanap na sa akin, ang ginawa ko ngayon, dahan-dahan ako, sabi ko kasi, yung mga bangka, di ba, mga bangka nung araw, tinatakpan nila ng, ano yan, ng liay, yung dahon ng nyok ba na tuyot, para hindi mag-direct sunlight, hindi mag-crack yung dingding ng bangka, yung gano'n. Tinatakpan. Pinagbubuksan nila yun kasi akala nila nandun na ako sa loob ng bangka na nakadapa-dapa. Kunyari nga na nagtatago. Pinagbubuksan nila yun. Eh, wala nga ako dun. Iniisip ko baka mamaya, pati yung mapuno na yun, pag iilawan nila kasi ang dami na nilang nagpa-flashlight. Pag ininawa nila, nakikita, kasimping bagay lang talaga, tinalin, ano lang, nilayasan ko na.
Hindi daw ako bumaba ako at umakit ako dun sa bubong. Diba ang bubong ng bahay pa ganyan? Gawa sa kugon. Ang bahay namin noon, yung bubong namin ay kugon. Tapos yung pawid ang ano, ang dingding. Ha? Tapos kawayan yung sahig. Umakit ako doon sa may pandan. Yung pandan na yun, nakayupo sa bubong. Baga naka, eto yung bubong namin, eto yung pandan. Yung sa kanya, nakadantay ng ganun sa may bubong. Lumipat ako doon sa may bubong. Tapos, dumapa ako, di ba yung bubong ganyan? Dito ako dumapa. Dito sa gitna na to, na nakaganon ako. Yung isang paa ko at isang kamay ko, nasa dito, nasa nakababa. Tapos yung isa naman pang, yung para akong, tuko, yun yung tuko, yung ano ba yun, parang lizard, kung parang gano'n yung nakadapa akong ganyan, ang ulo ko, tsaka yung katawan ko na yun, nasa pinakaan ko, sa yung dito, sa half na ito, dito naka, sa pinakakanto na yan, tapos yung paat kamay ko nandito, yung paat kamay ko ulit nandito, yung nakadapa akong ganyan. Kaya't anong hanap nila, hindi nila ako makikita, kahit anong gagawin nila, hindi nila ako makikita. Naandun lahat, naririnig ko yung sigaw nila, tawag sa pangalan ko, Ilay! Ilay! Tawag nila sa pangalan ko, hindi ako lumabas, hindi ako bumababa, as in, ganyang katigas ang ulo ko talaga, my goodness, sa totoo lang. Ang dami-dami nilang, ano, eto buhay pa yung kapatid ko, ibibigay ko sa inyo yung pangalan niya, yung si Manang Kakay Lina Fernando ngayon, Marcelina Domingo dati, yung pangalan namin. Isa pa yun sa naghahanap sa akin. Yun ang magpapatunay kung gaano ako kasutil talaga. Mayroon siyang pwede ko rin ibigay sa inyo para gusto nyo. Kung gusto nyo talaga i-prove ang tunay kong pagkatao sa kanila, eto isa to sa magpatunay na ganyan talaga ang ugali. Okay, to be continue. Eh di, nung time na yun, may darating na bagyo. Basta may bagyong darating eh. Ang malakas na bagyo. Tapos eh, ayun ang kinatatakutan ng tatay ko at ng nanay ko. Kasi magbagyo na wala ko sa bahay. Yun ang kinatatakutan nila. Kaya ano yung sigaw nila sa akin. Nasaan ka na ba? Uuwi ka na. May bagyo. Ganyan. Ang mga sigaw-sigaw na nila sa akin. Eh ako, parang hindi ko pa rin binapansin. Hindi ko, ano ba. Nung bandang huli, siguro mga alas 11 ng gabi, na makita ko madilim na yung palibot, hindi dahil sa walang buwan, o hindi dahil sa madilim ng gabi, hindi dahil sa dilim ng gabi, dahil walang buwan, hindi dahil sa dilim ng gabi, dahil nga gabi, na dilim ang palibot dahil sa ulap na parang malakas ang bagyo talagang darating. Yung parang nangingipot na siya, yung parang ang dilim na talaga, yung nandiyan na yung bagyo, yung darating na yung bagyo, di ba? Yung tipong ganun, walang pulog eh, walang kidlat, pero alam mo yun, lahat naman tayo nakakaranas ng ganun eh, na yung parang palapit na yung ulan, na madilim na yung palibot, yung ganun, doon ako natakot. Alam mo ba, nagsisigaw na ang tatay at nanay ko, sabi nila, umuwi ka na, hindi na kami galit. Sige na, umuwi ka na, hindi ka galit. Hindi na kami galit. Hindi ka papaluin, wala kaming gagawin sa'yo. Umuwi ka lang, dahil may bagyo. Kung narinig mo ako, umuwi ka lang. May bagyo, anak, ganyan. Huwag ka nang, storage ko na short. Okay. Ngayon, magpatuloy ko pa. Ngayon, son, sa mga naririnig ko, sa mga sigaw ng tatay at nanay ko na yung umuwi ka na. At ako mismo natatakot din. Alam mo ba, umuwi ako sa bubong, tapos sa bintana ako dumaan, papasok sa bahay. Kasi yung bintana namin nung mababa lang din yung kahit nandun ka sa baba, makikita mong tao sa loob ng bahay. Kaya iduduwa mo lang yung ulo mo, makikita mo na yung tao sa loob mo. Ganun. Kaya, yung ginawa ko noon, tapos ko na ibigis. Kaya ang nangyari noon, umuwi ako, pero doon ako dumaan sa bintana. Pagdating ng mga tao, tapos yung mga kapatid ko, nagsisigaw, Nay, tigyan sila, yung mga,
ginigawa nila eh, kasi yung mga tao naghahanap sa akin sa labas pa, tatay at nanay ko na sa labas pa, pero ako sa loob na ng bahay. Hindi ako kumain pa, hindi pa ako nakain ng hapunan eh, kasi nung tumakbo ako, ano na eh, nung tumakbo ako, alas 6, o diba? Pinatawag ako ni tatay kasi nga kakain. Eh, hindi pa ako tapos sa laro. Ngayon, sa galit ng tatay ko dahil ilang beses na tumawag sa akin, hindi ako nauwi, siyang pumunta. May dalang patpat, kaya doon ako tumakbo. Yung pamalo. Oh, biro mo yun, anong oras yun, alas 6? Anong oras ako bumaba galing? Pero mas matagal ako sa bubong kaysa doon sa ilalim ng bahay ni Ma'am Alice o doon sa puno ng pandan. Mas matagal yung nandun ako sa bubong kasi ang bala ko talaga na abutin ako ng umaga doon sa bubong kasi hindi ako mahuhulog pag natutulog ako doon kasi kalahati ng katawan, balansi eh. Kaya hindi ako mahuhulog, nakatulog ako sa baba ng puno eh na sanga lang ang nakaganyan. Yung pang ano na yun, yung pang relax na relax ang katawan doon sa bubong. Kaya lang talaga doon sa bagyo na yun, bumaba talaga ako. Sa labas pa ang mga magulang ko, may tinawag na sila ng kapatid ko. Siguro ang tumawag nun si Toto Mio eh, yung kasunod ko. Yung lalaki, may pagpabaling pero yun nga. Yun ang tumawag kay ano sa mga magulang namin na doon sa labas na naghahanap sa akin. Nandito na sila eh. Uli-uwi sila. Ang expectation ko, sobra. Ang iniisip ko na pag-uwi nila, iwasan ako ng palo. Ang iniisip ko, tanggapin ko na kahit paluin ako, okay lang. Tanggapin ko na talaga. Yun ang nasa isip ko noon. Pero hindi nangyari yun. Nung makita nila ako, niyakap ako ng gustong higpit. Wala, hindi naman nagsusuri. Pero niyakap ako. Ay, salamat kung uwi ka. Ay, naku, anak ko. Ay, ano. Kaya naisip nila kasi baby pa ako na wala na sa kanila. Lumaki ako, wala pa sa kanila. Ngayon lang na medyo nagkaisip ako, saka ako napunta sa kanila, tapos mawawala pa ako. Parang ganun ba ang ano, yung feeling ng ganun. Kaya, inano talaga, inamo-amo ako. Habang kinakausap ako ni tatay, ang nanay ko naman nasa kusina, pinaghain ako ng pagkain. May iniwanan na nila kung pagkain, siyempre, nabutan. Pero mo naman, anong oras yun? Supposed to be, kakain kami ng alas 6, alas 11 na eh. Kaya pinaghain ako ng nanay ko habang kinakausap ko ng tatay ko. Tapos hawak-hawak pa ako, yung ginadapit, yung pang inaakay ako papunta doon sa kalamisan, kaya kumakain ka. Alam mo, umiiyak ako. Kaya siguro ganun ako kalambot. No? Madali ako umiiyak. Kasi nung time na yun, umiiyak ako na hindi naman ako pinapalo. Ganun. Umiiyak ako na hindi naman ako nagulo. Hindi ako nasampak. Hindi ako naalin-alin. Basta umiiyak ako. Yun ang nangyari sa akin. Kaya, yung time na yun na inaakay ako ng tatay ko at kinausap ako, umiiyak ako eh. Iyak ako ng iyak. Hindi man ako nagsuri. At itas ko, no? Sorry, basta iyak lang ako ng iyak. Tatay ko nakakay din ako. Ako si nanay ko lang na lang subukan. Eh, grade 4 na ko. Subukan pa ba? Eh, kaso ko lang na lang subukan ako. Ang inaamo-amo ko na ako. Tapos, hanggang sa, sabi ng nanay ko, sige, nanay naman ako na tayo. Huwag kasi baka may, ulan. Di, umakyat kami ngayon kasi yung kusina namin sa baba eh, na ang floor noon eh, ano lang, yung bato lang nang galing sa tabing dagat. Baras, baga ang tawagin sa amin. Graba, yung ganun. Tapos, may hagdan ng mga apat na baitang siguro bago yung sahig. Yun kami lahat. Wala namang kwarto yun. Lahat kami, isang ganun lang. Tulog namin eh, dikit, ano lang ngayon, hilera kami parang sardinas. Yun. Kaya, wala rin mangyayari sa ano lang. Sa usapan, natulog kami. Tumating ang bagyo. Makalakas na bagyo. Kung saan kami magtago, kanya-kanya kami cover. Sabi ng tatay ko, kita mo, kung hindi ka umuwi, sa lakas ng ulan na yan, mamamatay ka sa midaw. Maginaw ka talaga. Sabi niya, hindi naman ako nakipo kasi alam ko mali ko talaga. Sa lakas ng bagyo. Ganun ang nangyari. Ganun ang kabalustugan na ginawa ko sa
saan ka ba galing, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Siyempre, dami ng mga salisalita, no? Yung sabi ng tatay, kung huwag nyo nang kausapin, yung baka tumala, lumayas ulit kasi ang galit talaga matindi. Pag inutusan nga ako ng tatay ko, bumili na. Every afternoon kasi yan, nagpapabili ang tatay ko ng dos uno, kung tawagin. Yung dos uno na yan, dalawang lapad ng tatlo ay puti, at saka isang 12 ounce na coke, ihalo pag sa halo. Yun, every afternoon, no, bandang alas 4:30. Kung si tatay man nasa laot, hindi pa man siya nakauwi, magpapautos na yung nanay ko, bumili na kayo ng ano, ng dos uno, padating ni tatay mo. Yun. Eh ako, dahil nga sa sutil talaga akong tao, pagka ako ang inutusan, bibiliin dalawang lapad. Ibubuhos yun sa pichel. Tapos ibubuhos yung ano yan, yung coke. Ang sabi ko dun sa tindera, huwag mong ubusin. Tiran mo. Magtitira ngayon ng gaganyan ka na taas sa bote. Iinom ko yun. Doon ka lang naman makakatikim ng coke eh. Coke lang talaga. Hindi po pwede yung 7-up or what. Coke lang talaga. Kaya, doon yun. Kaya pagka nag-utos si tatay ko, bumili kayo ng dos uno, abay, nakipag-agawan ako kasi alam ko ngayon. Pero alam naman ng tatay ko yun, kasi yun naman ang utos din na bumili kayo, uminom kayo, huwag niyong ubusin. Sabi niya, lagyan niyo yung ano daw. Kaya nga, ano naman, ugali ko naman. Katapos, yung tindahan na binibilhan ko, pwede kang pumasok. Yung iba kasi, nag-aantay lang sa labas kasi may barandiya, may butas yun. Eh ako kasi, ugali ko, gusto kong pumasok kasi yung ano na yan, estante na yan, nakasandal ako kang ganyan, nandyan yung lamesa na yan, nakasandal kang ganyan. Ang sinasandalan yung estante. Andyan sa estante na yan, nandyan nakatayo yung box ng mga bullpen, mga labis, mga kayulan, mga papel. Kasi yung tindahan na binibilhan namin, kaharap ng eskwelahan. Kaya yung may mga school supplies. Eh, dahil nga sa, alam nyo na doon, nasabi ko na sa inyo nung sa part 1 ko, kung gaano ko pakulit, kung gaano ako mangumit, eh, ganun din naman ako, ganun din ang ginagawa ko kahit ngayong grade 4 na ako, grade 5 na. Habang binubuhos yung tanduay at saka yung coke, nakasandal ako ganyan sa instante na yon, yung isang kamay kumukuha sa lapis. Tapos, diretso yan dito sa bayon. Kailan natin turuan mo kayo mangumit ha? Hindi, diretso yan sa bayuan ko. Nandito sa pag ano na, sutsutan pa ng gardener. Di paglabas ko, wala naman sila makita. Wala kong hawak eh. Di naman nila makita, wala kong hawak. Pero nandun naman sa loob ng ano, shirt ko. Mabuti na lang nung araw, hindi pa uso yung CCTV. Kaya yun, nang ano yun, nadala-dala ko. Kaya kinabukasan, may lapis na akong bago. Para hindi maubos ka agad yan, ang ginagawa ko yun. Sa puto lang muna ang aking gagawin. Para hindi maubos ka tatasa. Kasi pag naiinis ako, tasa ako, tasa kahit may pagkonsumlat. Kaya yun ang ano, yun ang ginagawa ko. Kaya pag inutusan ako ng tatay ko, mabilis ako sa nasakot. Kasi maliban dun sa nakakainom ako ng coke, basta, pag sinabi ng tatay ko, pag ang bibilihin, ay mga sigarilyo lang. Wala akong narinig sa utos. Bingi ako doon pag utos, pag ganyan ang inutos. Pero pag dos uno ang inutos, mabilis talaga. Kasi may cook na, may manakaw pa. Diba? Ganon. Ganon ang mga ano ko noon. Hindi ko nga akalain kung bakit ako nagbago. Ganon, ibang pagbabago ang nangyari sa mga. Hanggang doon lang muna tayo kasi ang susunod noon nung gumraduate na ako at kung paano ako nagkasakit, siguro nga karma o kastigo ni Lord sa mga kasamaan ko, no? Pero doon sa next part muna lang tayo mag-uusap noon sa part 3 na po. Ano pa? Ay, part 3. Part 4 na pala. Part 4 na pala. Kasi ito palang video ko ay part 3 na pala. Kailangan eh part sa part 4 doon na tayo maano sa pagkasakit ko na po ng 13 months. Okay po. Maraming salamat. Maraming salamat. May galaw shout out sa inyong lahat.
Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod po. Huwag mong pakalimutan, paki-subscribe lang po. At likes. At paki-comments na lang po. Kung ano pong gusto nyong tanong, itanong nyo na po. At sasagutin ko po yan sa lahat ng makakaya kong sagot. Okay po. Bye-bye po. Hanggang sa muli. Sa part